Pambansang loyalista. Pambansang loyalista. Dito mo makikita. Dito mo makikita. Pambansang loyalista. Dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang loyalista. Ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL, sinabon ni Ka-Eric at ni Loren Badoy itong isang kilalang vlogger, sikat na vlogger, mga ka-PL, na kilala na anti-CPP, NPA, NDF. Walang iba kundi si Jam Magno na parang nilunok niya, ha? Kinain niya ulit yung mga sinabi niyang pagkontra dito sa tatlong makabayan black. Dahil minsan nakasalamuhan niya po itong tatlo with Speaker Martin Romualdez mismo po sa Congress. Kaya ngayon, ito, nasabon siya. O ito po ang video, panoorin po natin. Pero bago po tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Palike sa video. Maraming salamat. Makikisuyo. O ito na. Huwag na po natin tagalan. Panoorin na po natin ang video, mga ka-PL. May maganda yung gesture na yon. But I also want to, kasi there's this vlogger, no? Gusto ko sa i-continue what Ina was going, no? Was talking about yung unity na yan, no? Kasi there's this vlogger who used to be so anti-CPP, NPA, NDF, and now she's saying, si Jam Magno. Si Jam Magno. Yeah, she's now saying that she's going to swallow that alliance with the CPP and the speaker for the sake of unity. No, there's no unity to be had with terrorists. No, there's none. These are people who mass murdered our people. Lahat ng maisip mo, yung sinasabi ni Attorney Bosantog the other day, no? Lahat ng maisip mo na heinous crimes, ginawa yan sa ano, sa ating mga kapatid na katutubo at sa mga Pilipino, at sila yung naninira ng ating bansa, at ito sila yung kung bakit maraming mga anak natin hindi na nga natin maibilang kung ilan na namatay na NPA, 'di ba? So walang unity pagdating sa terorista. Umalis sila, hindi sila kasama sa equation na yan when we talk about unity, no? Unless, like Eric said, they really lay down their arms and agree, abandon and work with government. Okay. But they're not there. So there's no unity to be had with Arlene Brosas, Raul Manuel, and Franz Castro and the entire CPP and PA. And we would like to remind clear Ms. about that. Yeah, you know? Thank you, Ma'am Lorraine. We would like to remind Ms. Jam Magno, mas kami po nakakakilala. Sa CPP, NPA, NDF, kasi dyan kami nanggaling. Hindi ka po naging CPP, NPA, NDF para mabasa mo ang takbo ng paano nagmamaniobra, nang gagamit at nanluloko ang CPP, NPA, NDF. Pangalawa, i-remind po natin si Ms. Jam Magno, no? Hindi po personality-based ang paglaban sa CPP, NPA, NDF. We will defeat their programs, their strategy, their tactics, their modus operandi. And we have to expose that and enjoin the people. Hindi po yan between you and them. Or between us and them. Kasama ang pamahalaan at mamamayan. At third, kapangyarihan po ang habol ng CPP, NPA, NDF. Hindi kapayapaan. Hindi unity. Fourth, sa unity. Yeah. Ang pakikipagsabwatan sa mga nagwawasak ng ating bayan, which includes yung urban operators and Congress infiltrators nila, hindi po yan for the sake of alliance, Ms. Jam Magno. Ang tawag dyan ay conspiracy. Don't promote conspiracy and collusion in the guise of promoting alliance. Ang alliance ay principle-based. Para sa good governance, para sa protection ng mamamayan. Paano naging alliance? Yung kasama mo, recruiter ng NPA. Si Franz Castro, si Raul Manuel, at si Arlene Brosas. Huwag mo na kaming bintahan ng kwento na yan. Yeah. Diyan na kami nang galing. Talagang totoo yung sinasabi ni PRRD, napakahalaga ng taong may prinsipyo. Tama. Ayun na nga. Nasabon si ate. Jam! Anyari sa'yo, te? Dati hangang-hanga ako sa'yo sa
pagkontra mo sa tatlong makabayan block na yan. Pero ngayon, parang bumabaliktad ka na. Meron bang... ha? magandang kaganapan? Kaya parang bumabaliktad ka na, te. Anyari sa'yo? Ha? Ganito kasi yan, mga ka-PL. Si Jam, meron siyang content. Makikita nyo po yan sa page niya. Pinatawag daw siya sa Congress para sa isang meeting. Ngayon, sa meeting na yon, kasama niya itong tatlong makabayan black. Raul Manuel, Arlene Brosas, Franz Castro, Speaker Martin Romualdez, at siya. Ha? Yan lang po nabanggit niya. Baka meron pang iba rin siguro doon. Ngayon, sa palagay niya siguro, mga ka-PL, hindi rin natin maano, baka sinabi din sa kanya na gusto nang makipag-unity itong tatlo. Kaya siguro naniwala itong Ale na si Jam na makikipag-unity na o alliance itong tatlong magabayan black. Jam, ginagamit lang po nila ang gobyerno. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Ka-Eric, manggagamit siyang mga yan. Kriminal nga eh. Lahat gagawin yan para mapaniwala nila tayo. Eh, malambot rin pala ang ilong mo. Ang dali nyo pong napaniwala. Pambihira naman. Ilang taon kang nakikipaglaban sa mga yan, umaakyat ka sa mga bundok para tulungan yung mga kababayan ninyo dyan sa lugar ninyo na mga hinaharas, binababoy nitong mga grupong ito, tapos ngayon sa isang iglap, isang araw, isang meeting, boom! Bigla kang bumaligtad. Mas maraming alam sa'yo si Ka-Eric Jam. Galing na siya sa grupo na yan. Kaya yung mga sinasabi mo, ayun, nasupalpal ka ni Ka-Eric at ni Lauren Badoy. At ang ganda, no, ng sinabi ni Lauren Badoy, mga ka-PL, bago magtapos ang video, na sinabi di umano ni Tatay Digong na mahalaga sa isang tao ang merong prinsipyo. Ah, prinsipyo kasi, hindi ho yan kayang bayaran. Kasi prinsipyo niya po yan. Hindi ko po sinasabing na bayaran si Jam, ha? Prinsipyo po tayo. Nasa prinsipyo po ang pinag-uusapan natin. Okay? Kaya ang channel na to, may prinsipyo. Walang ibang sinusuportahan. Kundi si Pangulong Bongbong Marcos at si pangalawang pangulo Inday Sara Duterte. Prinsipyo po ang tawag diyan. Kaya sa mga nagsasabi na anti-administrasyon na daw ako, wow! Ang dahil lang sa pagbara ko, pagbanat ko kay speaker, antay na ba yan? Ito, siya po ang ano, siya po ang sumisira sa unity. Ang ganda po ng relasyon ng pangulo at ng pangalawang pangulo. Pero si Tambaloslos ang sumisira sa unity. Hindi natin hahayaang masira po ang unity. Bagamat may lamat na, oo, aminin natin yan. Pero wag naman sanang matuluyan. Kasi kapag ka natuluyan, magulo ulit ang bansa natin. Minsan lang kasi tayo nagkaroon ng pangulo at pangalawang pangulo na maganda ang relasyon. Nung nakaraang administrasyon, Tatay Digong Leni, parang aso't pusa kung magbanga yan eh. Diba? Pagkakataon na po natin ito na maganda ang administrasyon, walang away, pangulo at pangalawang pangulo, maganda ang relasyon. Kaya ingatan po natin ang unity,
prinsipyo kailangan para hindi mabayaran. May ganun, PL. O, hindi ko sinasabing nabayaran si Jama. Hindi ko sinasabi. Prinsipyo po ang ibig kong sabihin. O, mga marurumi isip dyan. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Leo ba? Ate Jam, hangang-hanga ako sa iyo eh. Bira ka naman eh. Ngayon parang bumabaliktad ka. Mag-isip po tayo maigi. Napakarami niyo pong nasaksihan na mga kababayan ninyo dyan lang sa lugar ninyo na hinaharas ng mga makakaliwang grupo na yan. Tapos ngayon sa isang iglap, bigla kang babaliktad. Wag ho, sayang po ang ipinaglaban ninyo ng ilang taon na. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.